pinamagatan ko pala itong Japanese Treasure Recap Number 7, The Dangerous Marker Scorpion Symbol. Ito ang pamagat sa content na ito. At alam nyo ba mga ka-teach, may kasamahan na naman tayo kung saan nadali sila or na disgrasya ang kasama niya mismo sa hukay nila, kung saan ganitong symbol or sign ang natamaan nila. At dalawa sa kasamahan niya ang nasa critical na condition, kung saan nasa hospital ngayon mga ka-teach. Kaya para ito sa mga kasama nating baguhan, lalo na sa mga ongoing ang exploration, sabayan nyo na ang simple guide kong ito para iwas disgrasya. Kaya mga ka-teach, ipamamahagi ko sa inyo ang aking mga simpleng kaalaman about Japanese treasure hunting para makaiwas tayo or makaiwas kayo sa mga panganib na nakaabang sa ilalim. At umpisahan na natin mga ka-teach. Ganito yan. Kung sakaling sa paghukay ninyo sa ilalim, umabot man kayo ng 14 feet. Nandito yung ginawa kong illustration para masundan talaga ninyo mga ka-teach. 14 feet under. Sulat natin. 14 feet or 18 feet under. Madalas talaga ito lalabas ang markang simbolong ito na scorpion. Ayan. Sa 18 feet under or 14 feet under, naka-encounter kayo or maka-encounter kayo ng mabatong lugar, lalo na at positive ang sight ninyo mga ka-teach, mabatong lugar at may nakuha kayong sign or markang scorpion, nakawangis talaga nito. Nako, mag-ingat na kayo mga ka-teach. Dahil alam nyo ba, nagsisignal na yan siya na may mapanganib na deadly trap sa ilalim, kung saan poison trap yan mga ka-teach pag ganitong marker symbol ang ginamit, scorpion. Naka-encounter na rin ako nito sa ganitong sign mga ka-teach, kung saan binanig naman yun sa amin, nasa simento. Kaya bantayanan ang liar na yan. Kung sakaling bag down man kayo o dumiritso at inabot ninyo ang 7 feet under or 6 feet, ibig sabihin kung dito ninyo nakuha ang scorpion sign, palagay lang natin 14 or 18 feet, dito tayo sa 14. Example natin, i-plus mo ang 7, suma dito tal, nasa 21 or 20 or 21 feet under ang level na ito. Ngayon, pag makatagpo kayo dyan mga ka-teach ng malaking bato at nakaharang yan sa mismong butas ninyo, sentro talaga, tinatawag yan mga ka-teach na center lock. Subalit, huwag ninyo basta-basta ang galawin mga ka-teach. Halimbawa dito sa ginawa kong illustration, nandito ang batong nakaharang at nandito sa taas ang sign na scorpion, kung saan nasa 14 feet, palagay natin. Kung 18 feet man siya, bantayanan pa rin papunta sa ilalim. Simula 3 feet hanggang 7 feet kung may matamaan kayong bato. Ganon pa rin ang sistema niyan mga ka-teach. Huwag ninyo basta-basta galawin ang batong ito. Ang una ninyong gagawin, umakyat kayo sa taas at magsuot kayo ng gas mask. Dahil klaro naman na ang simbolong ito nagpapahiwatig na ng poison
sa ilalim. At kung saan nakapatong siya sa bato, ibig sabihin ang bantayanan mong area ay nasa bato. Sentro ang mismong scorpion sa gitna. Sa madaling salita, nakasentro ang bato sa hukay ninyo or tinatawag naming center lock. Papunta sa ilalim. Bantayanan yan. Kaya sa panahon ng matagpuan na ninyo ang batong nakaharang tulad nito, ulitin ko ulit, sa pangatlong pagkakataon, mag-ingat mga katits at huwag ninyong basta-basta yan gagalawin dahil maaari kayong mapahamak sa area na yan. Ang gagawin ninyo, sumuot kayo ng gas mask tulad nito. Nandito ang mga illustration na ginawa ko para maintindihan talaga ninyo, dahil buhay ang nakasalalay mga katits sa mga abantero o digir kung saan sila ang nakapront sa ilalim. Kailangan talaga gumamit sila ng gas mask, lalo na hindi pa masyado marunong ang decoder ninyong kasama sa actual. Nako, yun ang delikado rin mga katits, dahil mapababayaan niya at hindi niya alam kung ano ang kasunod na gagawin. Kaya ganito ang gagawin ninyo mga katits, sumuot kayo ng gas mask. Ngayon, ang gagawin niyo dyan, paluwagan ninyo ang mismong hukay ninyo. Lakihan ninyo ang buka at palitawin ang batong nakaharang or ang batong sentro na takip, center lock. At huwag na huwag ninyong gagalawin ang batong ito. Ang gagawin ninyo, magpaluwag lang kayo dito sa gilid. Ayan, paikot yan hanggang dito sa harapan niya. Ibig sabihin, ipapalutang lang ninyo ang batong malaki para malaman ninyo kung gaano ba siya kakapal papunta sa ilalim. Ang gilid, down lang. Pero wag na wag ninyong galawin ang batong yan. Dahil pag ginalaw ninyo yan, nako, yun ang delikado sa lahat mga katits. Lalo na't hindi ninyo madetect or hindi natin madetect. Tulad ng mga bomba, gamitan lang ng metal detector. Pero ang poison mga katits, hindi natin madetect yan. At nakapwisto dito sa ilalim ng bato. Ayan siya. Kaya wag na wag ninyong galawin ang batong yan. Magpalalim lang kayo sa gilid niya. Side by side. Kantuhan, lahat paikot. Kasi kung gagalawin niyo yan at mapisa yan, good luck mga katiits. Yun ang madalas na pahamak or naging pahamak sa kasamahan natin dahil hindi nila alam ang ginagawa nila, banat ng mga katiits. Ngayon, pag napalutang na ang batong yan, halimbawa dito sa ginawa kong illustration, at pag natalian na ito mga katiits, pwede na ninyong ipahila yan sa mismong taas. At kailangan, kahit may gasmas man kayo, umalis muna kayo sa ilalim. Akyat, punta sa taas. At ito rin, akyat din yung isang kasamahan mo. So madi-total, sa madaling salita, walang tao sa ilalim. Alugin ninyo ang bato na yan. Kung maaari, angat ninyo ng mga isang pi. Sabay, pwede na ninyong ibaba. At kung sakaling pwede na siyang idritso sa taas kasi naangat na siya, idritso na ninyo mga katiits. Pero kung hindi pa pwede, pwede rin ninyong ibaba yan mga katiits. Ganun lang kasimple. Basta walang tao sa ilalim. Ngayon, pag okay na ang lahat at nakuha or natanggal na ninyo ang batong yan, papunta sa taas, pwede na kayong mag-down sa ilalim. Tandahan lang. Pero huwag nyo pa rin tanggalin ang mga gas mask ninyong suot. Dahil hindi pa ninyo nakita or nakuha ang nilagyan ng poisong nakabuti. Ganyan ang gagawin mga katits.
para makaiwas talaga ng disgrasya. Kasi kung hindi man ninyo mababantayan yan sa paghukay ninyo at naalog ito, yun ang delikado mga katiits. Lalo na't ipalagay na lang natin na mapisa ang poison na yan. Yung buti niya dahil naalog nga ang bato at manipis ang buti na yan dahil pundido siya, siguradong pisa talaga. Ay lalabas na ang poison niyan mga katiits. Once pag lumabas ang amoy niyan, manghihina na kayo sa ilalim mga katiits. Makakaramdam kayo ng panghihina. At ang iba, sumasakit ang ulo. Kadahilanan na ikakahilo ng kasamahan ninyo. Or matutumba na sila. Nako, kung sakaling umabot man ang sitwasyon na ganyan, ang kasamahan ninyo na hindi na nakatayo, talagang nakahandusay na sa ilalim dahil sa natamaan ng poison na malakas at dali-dali na itong mag-rescue. Pero wala siyang gas mask na suot o safety gear para sa poison. Nako, yun na rin ang dagdag sa problema mga katiits. Sigurado talaga, mahuhulog rin ito at mawawala ng malay. Dadagdag siya sa ilalim mga katiits. Dapat dalawa lang ito. Naging tatlo na tuloy sila sa ilalim. I-plus mo pa itong isang nahulog. Pag mayroon na naman uli bumaba, ganun na naman ang gagawin. Wala siyang safety gear or gas mask. Nako, mauubos kayo dyan mga katiits. Another good luck na naman. Yan lang ang malaking problema sa mga kasama nating banat ng banat at hindi nila alam kung ano ang panganib na nakaabang sa ilalim. Yan ang mahirap mga katiits, lalo na't nasabuti na ang mga poison. Delikado sa delikado talaga yan mga katiits. At buti na lang yung kasamahan natin na naka-encounter ng ganito, na hindi napuruhan ang kagrupo niya na dala pa sa ospital mga katiits. Kahit pa paano, nakagamit sila ng gas mask kahit luma. Nakasuot ang abantero or kasamahan niya habang binubungkal ang batong ito. Bigla daw may umusok sa ilalim sa batong binungkal nila. Kung saan, ganito talaga ang plastada mga katiits. Scorpion sign sa taas. At pagdating sa ilalim, may natamaan silang malapad na bato na halos dublihin ang balde kalaki. Solid na bato mga katiits. Ganun pa man, gumamit sila ng gas mask. At habang sinisikwat nila ang bato na nasa ilalim, biglang umusok mga katiits. Kaya paspasan silang akyat sa taas. Hindi sila napuruhan mga katiits. Ang problema lang, kahit nasa taas na sila, dungaw ng dungaw pa rin sila sa mismong hukay nila mga katiits. Dinudungawan nila. Yun ang naging problema. Ang dapat gawin sana, lumayo muna sila sa lugar. Dahil delikado yun. Kakalabas lang ng poison at sasalubungin, dudungawan. Nako. Kaya yun, ang dalawang kasamahan niya sa kakadungaw kasi silip, biglang nahilo una yung isa. Makalipas ang 10 minuto, yung isa na naman nagsusuka na mga katiits. Kaya dali-dali nila dinala ang dalawa sa hospital. Ayun ang pagkasabi niya sa akin mga katiits. Kaya ang sabi ko sa kanya, gawan ko na lang ng content nang sa ganon ipamamahagi natin sa ibang kasamahan natin, lalo na sa mga ongoing exploration at sa mga kasama nating mga baguhan para makaiwas disgrasya. Ayan mga katiits. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin ito mga katiits, sana may nakuha kayo mga simpleng idea nang sa ganon maiwasan natin ang mapanganib na poison sa ilalim. Dahil buhay ninyo or buhay natin ang nakataya dyan mga katiits.